Respect po sa aking asawa, kay Jun Serrano. Siyempre, dahil ano, nirerespeto ko po ang aking asawa. So, humingi po ako sa kanya ng pahintulot, permission na magsalita para once and for all, eh, maging malinaw na ano, sino ba talaga ang ama, no, nung panganay ko, ano. So, at the same time po, syempre po, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil very supportive po ang aking asawa. At syempre po, napakalaki po yung mga sakripisyo niya sa akin. Kung alam nila po yung buhay ko talaga, talagang blessing po siya sa akin ng Panginoon. Ano, mga kaibigan, mga brother and sister. At nung makausap ko po ang asawa ko at nagbigay ng go signal sa akin. So that's the time naman po na kinausap ko yung nanay ko sa Mindanao at maging mga kapatid ko. At ganun din po ang response nila. Mayroon po akong go signal sa kanila na magsalita na for once and for all. So nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng lahat yung suporta ng pamilya ko sa akin ay ganun na lamang. Ano, nagpapasalamat din po ako sa mga nagpo-pray, yung mga pastor po, yung mga ninong ko na yung iba tumawag pa para ipag-pray ako. So iba-iba po yung mga opinion, but ako po ginagawa ito dahil po syempre po after 22 years na po na pangyayari sa buhay ko. Ito na naman na kumbaga lumabas na naman. Sabi nga nila walang bahong hindi lalabas, ano. At naisip ko po, hindi po ako nalungkot para sa sarili ko dahil sa totoo lamang po, by God's grace po, no, nakapag-move on na po ako, masaya na po ako sa buhay ko ngayon, mahal na mahal ko yung asawa ko, mahal na mahal ko yung mga anak ko, at very supportive yung asawa ko sa akin, sa lahat ng mga ginagawa ko, ano. Pero nung makita ko po yung viral na yon na post, na pinadala din po sa akin ng kaibigan ko, which is nagpapasalamat ako sa kanya dahil nalaman ko ito at naisip ko po maybe will na ito ng Panginoon para nang sa ganon ay maitama ko na yung mga dapat itama. Ano. Kaya ko din po gustong gawin ito dahil naisip ko nga po yung mga anak ko. No? Hindi naman po habang panahon ay buhay ako para sagutin at itama kung ano yung mga tanong at kung ano yung mga haka-haka at mga chismis dyan. Ano, so naisip ko po yung mga anak ko, paano pag wala na ako dito sa mundo, no? At tapos hindi ko ito itinama, ikinurek, no? Baka mamaya maging multo pa ito sa mga anak ko, di kaya baka mamaya gamitin pa ng mga demonyo, no? Para guluhin ang isipan ng mga anak ko. So, gusto ko pong maging malinaw, gusto ko pong protektahan yung aking mga anak. Yung panganay ko naman po, malaki na siya. She's 21 years old. So, I'm sure na may intindihan niya, pero meron pa po akong mga maliliit na mga anak ano na dapat kong isipin no ang kanilang future. So, yun po yung mga dahilan na yun. At pangalawa po din po isa sa mga dahilan kung bakit ko po gustong o kailangan iklaro ito. Maraming nagsasabi, bakit ang tagal na naman yan na issue? Bakit ka pa ngayon magsasalita? Well, ngayon ako nagsasalita dahil nga po, salamat sa Diyos, nag-viral yung post na yon. At ngayon may dahilan ako para ituwid ang dapat ituwid. Kasi po, alam niyo po ba, kahit nung pa po na nandiyan po ako sa Pilipinas, marami pong mga haka-haka, mga chismis, ano? Mayroon pa mga tao na itatanungin talaga ko harap-harapan kung totoo yung chismis na yon. Okay, may mga nilalabas na mga chismis na ang tatay daw ng panganay ko ay si the late Ambassador Sinieres. Nako po, alam niyo po si the late Ambassador Sinieres, siya po yung tumulong sa akin. Ang pamilya po nila ang tumulong sa akin. Nung mga panahon ako ay nabuntis at para hindi kumalat sa public, no, at para hindi masira yung image ko noon, image nung taong yon, no, ay itinago ako, kinupko po ako nila Ambassador Roy Sinieres. Ang nakakalungkot,
binabaliktad na siya daw yung ama. Ano? Naka, kahit po nung pumanaw na siya ambassador, may mga nagtatanong din sa akin na siya ba talaga yung ama ng panganay ko. Well, kaklaruhin ko po, hindi po si ambassador. Meron din pong ibang tao na nagtanong sa akin, siya, totoo ba na si Mr. William Gatchalian ang nag ang ama ng ng panganay mo? Well, hindi po si Mr. William Gatchalian. Si Mr. William po Gatchalian po ay siya po isa sa mga genuine na tumulong sa akin. Siya po yung nagbigay ng o nag-donate ng 40,000 US dollars para po sa blood money nung ako po ay nakapiit pa sa United Arab Emirates. Meron din po mga nagtatanong sa akin, dahil nga po isa sa mga blind items ay isa siyang broadcaster, no? Eh, nagkataon po na nagtatrabaho ako o nagtrabaho ako noong with Tito Ray Langit doon sa Biyahing Langit na naging co-host nila ako. Ano? So, meron ding nag-iisip na siya daw yung ama dahil broadcaster. Pero sabihin ko na po sa inyo, hindi din po siya ang ama. Okay. Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Ano, siya po yung ama ng panganay ko. Okay? Nagkakilala po kami ni Arnold Clavio noong pong ako po ay nakapiit pa sa Al-Ain Central Jail dahil dinalaw po nila ako doon kasama po si Mr. William Gatchalian. Siya po yung nagbigay na o nag-donate ng 40,000 US dollars para sa blood money. At kasama po nila doon si Arnold Clavio, si yung ninong po ko po, si Kuya Peter Singh. At isa pa pong veteranong broadcaster o reporter na nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Ano? So sila po yung bumisita sa akin doon. So doon po ko po unang nakita si Arnold. So naging close po kami ni Kuya Arnold, kung tawagin ko siya noon. At dahil po nung pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas, noong August 1, 1996, isa po siya sa nag-cover noong nung kaso ko, nung pag-uwi ko, even sa pag-uwi ko sa probinsya, in fact, naging exclusive pa nga niya eh. Ano, dahil hindi nakasama yung isang reporter sa kabilang station, iniwan, sa Channel 2, iniwan nila. Okay, so kaya po kami naging close. So kuya-kuya po yung tawag ko. Ngayon, sa lahat ng mga nakakakilala personally kay Arnold Clavio, alam niyo po kung gaano po siya kakingkoy. Ano, hindi lamang po yung mukha niya, kung hindi po yung pong talagang yung sense of humor niya, kahit umiiyak ako, kahit malungkot ako, napapatawa niya po ako. So, just imagine po, no, nagaling ako sa kulungan, kung gaano po ako ka-vulnerable noon. Pero hindi ko po i-justify kung ano po naging nagawa ko po. So, in short po, naging close po kami ni Kuya Arnold, kung siya akin tawagin noon. At alam niyo po, isa po siya, siya po yung isang tao na for kauna-unahang pagkakataon na nagpasyal sa akin, ano, sa Maynila o sa Manila. At siya din po yung kauna-unahang tao na nagyaya sa akin manood ng sine, nagdala sa akin manood ng sine sa Maynila. So ako na po tuwang-tuwa, napakabait naman ni Kuya Arnold, ano. At yun na nga po, hindi ko po, yun po pala. So marami pa pong kwento pero ayaw ko pong ikwento ngayon. Ano? So yun lang po, inaamin ko na si Arnold Clavio po yung tatay ng panganay ko pong anak. At alam ko po nagkasala po ako at saludo po ako sa kanyang may bahay, sa kanyang asawa. Dahil nung malaman niya yung totoo, talagang nag sinuportahan niya si Arnold. At hindi lamang po kung bakit ko inaangaan po yung asawa ni Arnold Clavio. In fact, siya pa po yung nag-reach out sa akin sa messenger at nag-message siya sa akin. Ito ang sabi niya sa message, Sarah, I forgave you. At yun din po naman yung prayer ko noon pa man, magmula po nung makakilala ko sa Panginoon, ang prayer ko na sana magkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya para makapagingi ako ng forgiveness sa kanya. Dahil alam ko naman po, kahit bata ako noon, marami akong pwedeng gamitin mga dahilan para i-justify yung mga pangyayari. But hindi na po, no? Basta yung, ang naintindihan ko po na yun po ay kasalanan, nagkasala ako sa kanya, you know, nasaktan ko siya, yung pamilya niya at that time. So, nagpapasalamat ako dahil siya yung nag-reach out sa akin sa messenger. At nagpasalamat po ako. But gusto ko pong samantalayin itong pagkakataong ito na again, sa asawa ni Arnold Clavio, si Ina,
patawarin mo ako sa naging kung nasaktan ko yung damdamin mo noong mga panahon na may relasyon kami ni Arnold noong mga 1996-97 at ganun din po sa mga anak ni Arnold. Patawarin niyo ako dahil you know, nasaktan ko kayo, nasaktan ko ang nanay niyo. And I'm sorry din sa anak ko, sa panganay ko dahil, you know, kumbaga, lumabas siya sa mundo na ganun yung sitwasyon. Okay, maraming nagtatanong sa akin, bakit ang naitago mo? Alam niyo po, magmula nang magkaroon po kami ng relasyon ni Arnold, ang payo niya sa akin agad is, walang aminan. Yun agad yung ano, kahit anong mangyari, huwag kang aamin. So yun naman po, no, I was 17 years old nung panahong yon, no, at talaga pong, you know, napaniwala niya ako, no, but again, hindi ko i-justify yung kasalanan ko.